Good morning guys, sa mag-reaction video tayo. Kung natatandaan ninyo doon sa huling reaction video natin sa account ng kay Stong, sa mga anak niya, yung MC Amaro TV. So, ang tanong natin doon, ay mayroon tayong tanong, kung ang isang account ba ay pwede isabotahe. So, sagot niyo, pwede. Kahit na 1,000,000 pa ang subscriber mo, kahit ilang daan libo pa yung income mo sa isang buwan, pwede kang isabotahe. Iba to sa hacker. Na hacker kasi, pinakikinabangan nila yung hinahack nilang hinahack nilang account, nababago nila yung password, so nakupunta sa kanila na kahit anong gawin nila doon, andun pa rin siya. Pero yung pag sinabotahe ka, mawawala yung account, mati-demo ka, at kahit i-appila mo yan, hindi mo na may i-appila. Gagawa ka uli ng account, tapos isasabotahe uli. Ganun ang ganun mangyayari sa'yo. Kaya pwede yung mangyayari. Pero hindi na natin ibibigay yung detalye, kasi ganun, yung mga tao may masamang intention sa kapwa, kaya hindi nyo magamit itong sabotahe na sinasabi nyo. So, abigyan na lang natin ng pansin yung mga tao na nanonood sa atin at nagpo-comment. Yeah. So, may isang nag-comment sa atin. Ito, siya. Ang comment niya kung dapat daw payuan si Stong sa nahumingi ng tawad kay Ka-Business. Hindi ko na po sakot yun. Kasi, reaction video po lang tayo at wala po akong kinikilingan dyan. Kasi sa totoo lang, nauna kong na kilala si Ka-Business. Matagal na ho kami nanonood kay Ka-Business ng misis ko kasi dahil sa makina. Dahil dati namin business. So, nung kinuha lang ni Ka-Business itong dito sa Castellos. Dahil sa malapit kami, halos 30 kilometers lang kung yata yung layo sa doon na ang namin nakilala. Hanggang sa ginaano nga, hanggang sa naging partner na ni, nakasakasama na ni Ka-Business. Pero dati niya tao yan eh. So, ngayon, dahil sa hindi pa naman ako reaction video, hindi pa ako marunong. Nung umalis si Estong doon sa kanila, wala pa ako kung gano'ng alam. Tapos, nung tumagal na ako, nagkaroon lang ako ng sa dahil na response sa panonood kay July Pauline. Kasi, natuto akong pagkaroon ng idea sa reaction video. Kaya ako nung minsan si Mario, kung natatandaan mo si Mario, si Mario yung naging po ni yung isang ginagawa ni Ka-Business ng video. Pinutulungan, medyo sumapit. So doon ako na reaction video doon sa ibinidyo ng isang tao doon sa pwesto ni Bang Mario. Meron isang vlogger doon na ayaw mapakilala. Binidyo niya sa panood ko. So doon na lang ako nagkaroon ng reaction video. Kaya di lang yun ang reaction video ko. Sila Bong, lahat yung mga salabera, mag-asawa, lahat ko sila eh. Dahil nakita ko nga ako yan, napanood na namin sila papaya kung mapasa na napunta kay. Lahat kong kasama ngayon nila, alam ko kung paano napunta, napanood namin. Kung paano napunta kay Ka-Business. So, yung sabihin no, yung pag-reaction video kay Ka-Business, nakatulong sa akin para ma-monetize ako. Na-monetize ako dahil kay Ka-Business doon sa reaction video. Dahil nga, medyo tumaas yung ratings ng views ko. Ano nga, medyo sa ngayon, dahil sa si Estong hindi dito sa malapit sa amin, kaya nakajaming ko, tsaka natatuan ko na, sabihin, medyo naging kaibigan mo na siya. Kaya ginagawa ko siya ng reaction video. Ganun pa man, mabuti lang sa anak niya na makakatulong sana kahit pa kung konti-unti yung reaction video ko para sa ganun ma-monetize sila kahit tulong mo sa mga bata. So, balik tayo. Si Estong, may sarili na pong isip yan. Nasa ustang gulang na siya. Hindi na po siya pwedeng payuhan.
Ibig sabihin, kahit ano yung payo nyo, yung kanya pa rin ang masusunod. Kung natatandaan nyo, dahil sa payo ni Ka Business sa kanya na yun nga, yung sa tungkol sa anak, hindi umubra sa kanya yun. Yung pa yata pinagmula ng pag-iwalay nila dahil ayaw nga ni Estong na pinapaliwan. So sa akin, sana maunawaan nyo na ako, nagre-reaction video lang ako at gusto ko lang makatulong sa bata para tumaas yung kanilang mga views. Pero dun sa kay Ka Business at saka kay Estong, hindi natin pwede hanahanin. May sarili silang mga diskarte. May sarili din si Estong, kaya hindi natin pwede sa kawin. Nag-comment na kailangan ni Estong na humingi ng tawad kay Ka Business. Ito matagal na po ito eh, kasi hindi lang siguro na natin alam na nagkausap na po yung dalawa, si Ka Business at saka si Estong. Pero yung video pa naman na. Okay. Pagkakas official, number one siyempre yan, napapasalamatan natin. Pag-usap yung nagsasabi na kausapin, humingi ng tawad, bago po ulit lang po kasi kasi bago ako umalis doon, meron nag-comment ito lang sa upload ko, mag-sorry daw ako sa Ka Business. Bago po ako umalis kami doon, humingi na ako ng tawad sa kanya. Nabi ko naman sa unang upload ko yun eh. Umabot nga ng 100,000 views yung una kong upload na yun. Na bago ako umalis sa kanya, sinabi ko, patawad ko ya, pasensya kung hindi ko natupad yung pangako ko sa'yo. Yun, kaya move on na lang po tayo. Nakapag-usap na din kami through video call, sumingi ulit ako ng tawad. Maunawain na si Ka Business, kaya napapanood nyo naman siya. Hindi nyo naman po siya iiduluhin eh, kasi kung hindi mabuti ang kalooban at mabait na tao si Ka Business. So, nagkaroon lang na misunderstanding nun. Nasaktan ako, may mga nasaktan din ako, so patawaran na lang, di ba? Po, siguro nalaman na natin na si Estong at si Ka Business eh, nagkaayos na po sila. Hindi natin ano pa ano yung pag-usapan. Pero okay, relation nga pala sa MC Amaro TV. Monetize na sila eh. So, the best na lang gawin niyo si MM at Amaro. Patulong kayo kay daddy nyo na mag-video na mag-video. Kahit anong binibidyo nyo, marami naman nung nag-views eh. So, tuloy nyo lang ha. Tuloy nyo lang yung tuloy. Siguro magkikita rin tayo baka next month siguro o itong buwan ako. Marami lang ako nasikaso. So, congrats ulit. Thank you po sa mga nanood na sana subscribe nyo pa ako. At like, at pa sa mga nagko-comment, mag-comment lang po kayo na mag-comment, negative man yan o positive man yan, wala tayong problema dyan. Pipilitin po natin sagutin para sa ganun eh, hindi masahal yung comment niyo. Para naman sa hindi ko nasagot na comment, next time kagawa tayo ng mga listahan para sa ganun. Yung mga comment ninyo, tandaan nyo, kahit negative yan, dito na lang yung i-comment, kahit positive, dito rin yung i-comment. Kasi medyo, alam nyo, may sakit si Estong eh, anxiety ba yun? Kasi ano to eh, depression niya eh, kaya lang depression niya. Tsaka hindi ko, basta sakit yan. Ang sakit po dyan eh, pag sinabing depression, may pagkakataon na yung tao, gumawa ng hakbang na masama sa kanyang sarili. Kaya minsan talakayan po natin yung susunod na reaction. So thank you po sa panonood ninyo. Maraming salamat.